Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League, Chapter 1089. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y isang napakasulido at napakagandang ang mensahe ang pinakita ng kupunan ng Shoku. At ito ang mensahe ng Run and Gun Technique. Kaya naman dito nga'y suwabing suwabi talaga ang Run and Gun Technique. Wala akong masabi, kalkulado ang bawat galawan. Hindi mo pwedeng maliitin sapagkat ang Run and Gun ay sadyang napakatibay. Napakatibay at talagang napakapanganib na play. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Isa pa. Gusto pa namin ng Run and Gun. Sige pa, pagpatuloy nyo pa. Gusto pa naming makita ang sinasabi nyong Run and Gun ng maraming versyon. Kupunan ng Shoku, pakitaan nyo pa kami ng marami. Sigawan nga ng mga tagahanga nila dito nga ya. Abababa, Run and Gun Technique. Gusto nyo palang makita ng ganun. Pwes, pagbibigyan namin kayo ang Run and Gun Technique na sadyang inidolo nyo at hinangaan ng gusto, ngunit ginaya lamang kay Coach G. Kitano, papakitaan rin namin ng magandang version. Wika nitong si Coach Wise Man at pagkahawak nga ng bola nitong point guard nila ay nagwika nga kupunan ng Hard Rock Basketball Team RAG Run and Gun Technique. Wika nga nitong point guard nila at dito nga ya. Ano? Gagayahin nila ang Run and Gun Technique? Imposible, napakalaging imposible to. Hindi kayang itimon ni Laxus ang Run and Gun Technique na yan. Wala silang sapat na kaalaman. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Walang sapat na kaalaman. Tama bang aking pagkakarinig? Walang sapat na kaalaman. Seryoso nga ba at seryoso kayo? Ngunit sa tingin ko isang malaking pagkakamali ang paratang mo na yan. Ang isang bahagyang salita at isang nakakalulang paratang ay hindi namin kayang panindigan sapagkat kaya namin yan. Wika nitong si Coach Wiseman at dito nga ay sadyang umatikabo na talaga sa pag-atake at sobrang bilis ngang umatake itong si Laxus at dito nga ay dali-daling ang pinasang bola dito sa kanilang ace at itong si Alexis ay seryosong-seryoso nga rin umaatake para sa isang Run and Gun Technique. Kaya naman dito nga
sungay. Bigla nga silang krenosing nitong si Kai de Rukawa, sapagkat alam ni Rukawa kung paano pigilan ng run and gun kundi krusingin ng may hawak ng bola upang mawala siya sa kanyang napakabilis na pag-atake. Ngunit dito nga, iko-crossing mo ako, ha? Check na namin ang lahat ng yan. Ang detalye ng RAG run and gun technique na sinasabi nyo ay gasgas at alam na namin, plakadong plakado at sadyang napakadali na lamang gawin pag alam mo ang bawat detalye. So basic, you know the drill. Wika nito si Alexis na boy yabang at dito nga ya. Tamang sinabi nitong si Coach Ansay. Meron nga talaga silang mahusay at magaling na coach. Dito pa lang ay alam mo na na ang pagkakaiba ng run and gun technique nila at run and gun technique namin pulido sa kanila. Ngunit isa lamang masasabi ko, ang pagitan at ang layo ng run and gun technique in terms sa kalaman, hindi nyo kayang i-perform ng mabuti. Wika ni Rukawa dito nga ya. Talaga ba? Ha? Talaga ba? Yan ba ang tangmitin at time perspective mo sa laro? Hindi namin kayang run and gun technique? Best, ito ang panapos. Wika ni Alexi, sabay pasa ng bola dito kay Washington, sabay isang two-hand master slam dunk nga. At dito nga ay sadyang nagsigawan nga ang mga tao at dito nga ay run and gun technique. Ang inaakala niyong basic lamang nagalawan, ginawang maning-mani ng kuponan namin. Ang inaakala yung pambatong galawan, ginawa lamang basic ng aming mga malalaro. Bottom line, basic sigawan nga ng mga tagahanga nila at dito nga ya. Ababa, mahusay ka na rin pala sa run and gun technique. Pabilisan yan, diba? Mahusay, mabilis. Inaral mo nga ng gusto. Tamang-tama nga ang pilido mo. Magulang ka, wise man. Ngunit isa lamang gusto kong itanong sa'yo. Alam mo ba ang tunay na kahulugan na ng run and gun reverse? Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Kupunan ng Shuhuku High School. Narinig nyo ba ang sinabi nitong si Coach Ansay? Gawin natin ang run and gun reverse method. Wika nga nito nga si Miyagi at dito nga ya. Ano? Run and gun reverse method? Ano tong sinasabi mo, Coach Ansay? Bakit? Maski ako'y hindi ko alam bilang kapitan ng kuponang ito, hindi ko alam kung paano to, paano gawin ang reverse method. Wika niya kagit dito nga ya. Ang tayong gawin mo na lang, tumungangat, maghintay na magmintes. Kung hindi man tayo papalarin sa reverse na to, handa mong sarili mo para sa isang rebound na kagi. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Biglang ang tinitimon ni Miyagi ang bola. Ngunit sa pagkakataon na to'y napakabagal nga niya at hindi nga nagmamadali. At sa pagmamadali nga nitong si Laxus ay nawala na nga siya sa focus at dito nga ya. Bakit? Bakit? Bakit sobrang bagal ng galaw nyo? Kala ko ba run and gun nawawala, napakahirap bantayan pag mabagal at hindi mo alam kung anong gagawin nila? Wika ni Laxus nang biglang isang simpleng cut nga lang ang ginawa ni Rukawa. At dito nga ay kay Rukawa pupunta ang bola. Dali na, kunin nyo na siya. Mabagal ang pagkat, ngunit alam natin sa kanya yan. Wika nitong si Coach Wiseman, ngunit dito nga ya. Yan ang isang napakalaking pagkakamali. Mabagal man ang run and gun na to, ngunit ang gunner kong tatlo ang siyang papatay sa inyo. Wika nitong si Coach Ansay, sabay pasa nga sa nagkat na si Sakuragi sa baba at dito nga ya. Isang easy
points nga ang kanilang nagawa, dulot nga ng isang mabagal na run and gun gamit ang tatlong matatalinong nilalanga. No kayang kakalabasan nito, lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.